moment, may we request everyone to focus your attention at the screens in front for the audiovisual presentation during our president's time as a member of the Marine Basic Officer Course Class 1. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., a.k.a. BBM, ay pinanganak noong ika-13 ng Setyembre, taong 1957. Siya ay isa sa mga anak ng dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Makikita kay Bongbong Marcos na simula pa lamang ng kanyang pagkabata ay gusto na niyang magsilbi sa bayan. Dear friends, ladies and gentlemen, I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor. And I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give them many, many gamot at damit. And for their children, I'll give them many toys so they will not cry anymore. And for my sisters, I'll give them chocolate for the thin one. But for the fat one, no more chocolate, because she will look like bagso. And for my mabait na lola, I'll give her a new prayer book because her prayer book is already very blue. Dahil sa impluwensya ng kanyang ama, si Bongbong Marcos ay nagpursige na makapagsilbi sa bayan sa pamamagitan ng pag-anib sa Armed Forces of the Philippines. Nung I was 18 years old, wala namang RO, wala namang national service na tinatawag. Pero siyempre, ang father ko galing military, sabi niya, kailangan magsilbi ka. Pumasok ako sa Marines Basic Officers Course. Nandiyan ako sa Bonifacio. I am Captain John Hirohiko, Captain in UGC, MBOC-CL1, the Marine Basic Officers Course Class 1, is about to open. In the late 1978 or early 1979, we heard news that Bongbong Marcos, our president that time, Bongbong Marcos, will join our class. Si Bongbong did join us. Amphibious operation, heliborne exercise. I am a retired Colonel Rudy L. Villin, ODAS 114822 Philippine Navy Marine. President Bongbong Marcos, when he was a second lieutenant, was very much eager to join us, even in march of time from our barracks to the mess hall. Nung dating ng panahon, naku, kahit saan kami papuntahin, kahit anong paketin sa amin na bundok, kayang-kaya, kahit anong kargahin namin, hindi kami nahirapan. It was very energetic in joining us, and I believe then Lieutenant Bongbong Marcos was really a great person. Naging classmate ko siya nung nag-training ako ng Marine Basic Officers Course number 1. Second Lieutenant Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Meron na siyang serial number noon, CAD na rin siya. Nakayukong siya ng Marine uniform. Kasama namin siya sa Kwan, sa Beach Landing sa Tarnac, Cavite. Kasama siya sa mga Kwan, sa Port Magnesay, sa FTX. Nagsusuot siya ng uniform ng Marine noon, ang panahon na yan. Nakitaan ko na siya ng, ano, noon, ng leadership. Pag nagsalita, sabi ko sa isip ko noon, siguro balang araw magiging presidente rin ito kagaya ng tatay.
Yan, isa pang malaking bagay yan, yung self-confidence. Ituturo sa'yo ng mga training na ito na mas malaki ang kakayahan nila kaysa sa akala nila. In other words, they're capable of doing much more that they thought they were capable of doing. And that increases your self-confidence, which makes you a better person. Ang mga natutunan at mga pinagdaanan ni PBBM bilang isang mandirigmang marino ay nakatulong ng mabuti upang siya ay isang maging mahusay na pinuno ng ating bansa. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.